verses 1 hanggang verse number 10. And verse 1 hanggang 10. Nandiyan na po kayo? Okay, basahin po natin. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? So then, neither is he that planteth anything, neither is he that watereth, but God that giveth the increase. Verse 8. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and other buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Okay, take your seats. So, ang ating dahilan sa dalawang araw at isang gabi na pagpunta sa lugar na ito ay natala diyan sa atin pong binasa, which is our theme. Pursuing God-given fruits through Bible discipleship. Ang hadlang lang sa discipleship o sa tamang pag-i-increase ay yung pagiging karnal. Nakikita natin dyan, di ba? Sabi nga ni Apostle Paul, I cannot speak unto you as spiritual, but as unto carnal. Ano yung carnal? Makalaman. Very physical. Kaya nga meron silang hidwaan. May mga tao na nagkakaroon sila ng division. Okay, bakit? Kasi nga, meron silang kanya-kanyang manok. Nadi-divide ang simbahan because of carnality. At ang ginagamit kasi yan, kaya nga yan, the way of the world. Tinalo ang sanlibutan, di ba? In government, hindi mo talaga mauubos o hindi mo talaga masisisi na meron division kasi nga may kanya-kanyang leader. Ngayon pa nga lang, di ba, nadidivide. Kung yan ay hahayaan natin sa simbahan, madidivide din talaga tayo. Sino yung manok mo at yung manok ko at manok niya. Madidivide na tayo na. Kaya nga yan ay hindi natin pinaparating sa simbahan. Siguro dyan sa labas yan. Magsama-sama ang mga magkakampi. Pero sa simbahan ay hindi po pwede mangyari yan. Now, nakakalungkot. Oo, hindi nga. So, hindi natin, naiwasan natin yung politicizing or politicalization or politics in the church na hindi nakapasok. Kaya lang, ang nangyari naman dito, nagkaroon din ng politika in a sense, kasi may mga leaders, pagkatapos ay may mga tao na kampi siya sa ganitong leader, kampi siya sa ganyan. Kaya dito nangyari, sabi ni Apostle Paul, I am for Apollos, yung iba naman kay Paul ako, o kaya yung iba naman ay kay Cephas, so kay Peter. So nagkanya-kanya din sila, lalo na ngayon. Mayroong 7 leader ngayon akong in-assign. So magkakaroon nga talaga ng division. Kasi may contest tayo. Bawat grupo ay mayroong mga activities tayo kasama ang mga leaders nyo dyan. Kaya talagang labo-labo. Pero yan ay to make our spirit cohesive. At saka, igrinog po rin po kayo para hindi nyo hakanapin yung gusto nyong kautotang dila, pinagkiwa-kiwalay namin. Yung mga magkakautotang dila, yung mga rahas yung ginawa, kung di sila nalang parehong nagkausap. E patingin muna bago natin ibigay ang kanilang
ang kanilang groups ngayon, titingnan ko kung mga nandun na naman yung mga magkasautotan nila. Pag hihiwalayin ko ngayon, bakit? Para makapag-fellowship tayo dun sa iba. Pero, ang ating dinimay, dahil ito ay tinayo ni John Mark. Alam mo, si John Mark nagtayo niyan. Mahirap talaga kapag nagtayo. J.M. Labo talaga. Okay, anyway. Sir. Okay, nasan tayo? Tingnan ninyo ha. Tayo dito para matutunan natin. Alam, matututunan natin dito ngayon. Discipleship. Alam nyo yan, yan ang isa sa kakulangan natin ngayon. Sa ating panahon, marami tayong nawiwin na kaluluwa. We can talk to people at anyone. We can invite them. Proven na yan sa simbahan natin. Napakarami tayong mga naging bisita. Madali na tayong magdala ng bisita. Isang jeep, dalawa, jeep, pamilya. Pero ano ang problema? Bakit hindi na nakapili? Ay kasi nga, sa discipleship. I had students noong mga 1987, high schooler pa yun. Sinusulatan ko talaga sa board. Sinusulwin ko sila. Kahapon yata, sabi ni Russell, ay nakausap niya. Ngayon ay nasa hasik na siya. Professional. Kasi ang mga yan, ayan ay nakakausap yan sa salita ng Diyos. Nagtuturo pa ako sa formerly Wisdom J. Ngayon ay LD. CDLB na, Colegio de los Banos. Pero yung unang school na yun ay Wisdom J. At sila yung mga unang mga estudyante, third year. At ako humawak sa kanila. Sila nabahagi ng mga salita ng Diyos. But afterwards, di na sila na-follow up. Kung may nag-follow up lang yun, marahil ay kasama natin. Although, hindi ako nalulungkot kasi na sila ay at least ngayon ay sabi ni Russell, check daw niya salvation. Yung estudyante ko lang, sinicheck na lang niya. Check daw niya yung salvation. At kung soul winner naman daw siya. Kaya lang sa ibang simbahan. So what is the point? The point is discipleship. Dapat maintindihan natin. Kaya nga, ako ay natuturo, may kasama tayo. Ito, si Rufus, sabi niya. Siya daw pastor doon sa kanilang klase. Pastor ako dito, tulog na kayo! Sana'y magpatuloy yan eh. Hindi natin alam kung after 10 years, ilang taon na yan. So ilang taon kasi pinag-uusapan ng discipleship. So maintindihan natin na kailangan natin talaga ito. Maganda ng isang simbahan is made up of senior and mega senior hanggang sa pababa. Kapag yan ay mixed talaga siya, many generations, that is a growing and a living church. Kapag ang isang simbahan pala ay matanda na lang yan, ay ibig sabihin, papatay na yan. Maraming ganyang simbahan sa Amerika. Ang laki na simbahan, sabi ni Pastor Ed, laki na simbahan, in-invite sila magsalita doon. Sampu lamang sila. Ang laki simbahan, laki na offering. Oo nga, ay mga senior citizen yan, maraming mga pera yan, nakukuha yan. Malaking offering, laki pa ng love youth. Sa isang malaking simbahan, pinunta niya, kung konting offering, doon sa 10 miyembro, mga matatanda na lang yan, mas malaki pa. Marami siyang pera. Kaya lang hindi naman pera, pinag-uusapan natin yan, kaluluwa. Kailangan naman tutunan natin na mag-disciple. This is already a good show ng mga bata, ng mga young people, kapagkatapos ay mga young adults, yung mga super adults na young, single super adults, at yung mga adults, young adults, super adults.
So it's a good church. You know why? Hindi mawawalan ng mga maglilingkod sa Panginoon. Ano yun ang problema ng ibang mga countries na ngayon, yung mga nagpigil ng yung pag-aanak. Wala na silang susunod na henerasyon. Matatanda na silang lahat. Nasa working force na. Pero wala silang mga anak na susunod. Kukunti. Kaya kailangan mag-import ng mag-import. Kaya makikita ninyo, mga Pilipino, nandoon sa lahat. Kaya maganda rin yung maraming mga anak. Kaya nakasapat abroad. At they fill up the population. So, dito sa ating gagawin, let the Lord work in your heart. Karoon talaga tayo ng tunay na conviction at kausapin talaga tayo ng Diyos. Na maging strong tayo dito sa bagay na ito, sa larangan ng discipleship. Pag-aalaga ba, maging conscious tayo sa mga anak natin, sa mga apo, sa mga kapitbahay natin, sa mga bata na ating mga sinusundo. Okay. And then, of course, that all ages ay dapat talaga mayroong bawat ino sa atin. The objective is that you will have a decision this time to really disciple all ages. Hindi lamang yung matanda, hindi lamang yung professional, hindi lamang yung bata, kundi lahat ay ma-disciple natin. Yung isang tao po pwede mag-disciple ng ibang mga ilang henerasyon. At yun ang dapat natin na gagawin. At titingnan natin sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sessions natin. Nakita natin ito that the Lord will really work in us. Kaalinsabay ng ating fellowship at sa yung ibang mga dapat natin magawa. So, ito yung pinakadahilan. Kaya nga, let the Lord open your heart. Let us open our hearts to the Lord. Ano ba ang nais niya sa atin? At kung meron man, kausapin ka na ng Panginoon ngayon, mamaya, bukas, isulat mo yung mga bagay sa iyong Bible that the Lord has talked with you na gawin mo in terms of this. Pursuing God-given fruits. Ibang ibinigay na fruits na bunga sa atin. Kung minsan kasi may mga bungang ibinigay sa atin ng Diyos, pero we just don't care. What do we care? Yung taong mga gusto nating madala sa simbahan, di ba? Yun ang unang itinuro nga sa akin talaga ng Panginoon. May gusto akong dalhin sa simbahan, pero hindi siya ang sumama. Yeah. Sumama yung hindi ko ini-invite. Yun ang bisita ng Diyos. A God-given fruit. At kung minsan, pag hindi mo siya tututukan, baka iba ang tumutok sa kanya. So we ought to pursue God-given fruits. Sa papaano? Bible discipleship. Hindi yung paraan na alam natin. Mayroon tayong mga paraan. Paraan na sa libutan. How to make disciples. Pakainin mo lang sa pakainin. Bigyan mo lang siya ng bigyan ng pera. Sunod lang sila na sunod sa iyo. Hanggang sa wala ka nang maibigay, wala ang pera. Hindi na yung susunod sa iyo. So, Bible discipleship. At yun ang titingnan natin. Amen? Amen? Okay.